dopo Tisana, Marso, Miyerkules sa ikalimang linggo ng Kwaresma. At ang ating pong mabuting balita ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 8, verses 31 to 42. May mga Hudyo po nung kapanahunan ni Jesus na nagsimula ng maniwala sa Kanya. At ito ang Kanyang sinabi sa kanila, "Kung mananatili kayo sa aking salita, kayo ay magiging tunay kong mga disipulo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Meron pong isang kwento. May isang asawa na araw-gabi ay naglilingkod sa kanyang asawang lalaki. Ipinagtitimpla ng kape, ipinaghahanda ng damit, ipinagpaplansya, at pagkagaling sa trabaho ay ipinagtatanggal pa niya ng medyas. "Hindi ako nagpapaalila. Ito ay ginagawa ko ng kusang loob, ng taos sa aking puso, sapagkat ito'y pagmamahal ko sa aking asawa." Ito po ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating mabuting balita, mga kapatid. Ang pananatili kay Jesus, ang pagsunod sa kanyang utos, ay hindi nangangahulugang pagpapaalipin sa kanya. Ito'y hindi nangangahulugang pagiging sunod-sunuran lamang kay Jesus. Ang pagsunod natin kay Jesus, ang pananatili sa kanyang salita ay bumubukal sa ating malayang pagmamahal sa kanya. At itinuturo po sa atin dito kung ano ang tunay na kalayaan. What is authentic freedom? Ito ay hindi paggawa kung ano ang gusto natin, mabuti man o masama, makasisiyaman sa atin o makalulungkot. Hindi po, sinasabi ng ating Panginoon, ng ating mabuting balita, na ang tunay na kalayaan ay malayang pagpili at paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang tao ay nilikha na mabuti at siya ay nilikha para gumawa ng mabuti. Kaya sa tuwing gumagawa siya at pumipili ng kabutihan, nangangahulugan na mas nadadagdagan na ipapakita niya ng malaya ang kanyang pagiging tao. Subalit, kung gumagawa ng masama ang isang tao, nababawasan ang kanyang pagkatao. At hindi siya tunay na nagiging malaya sapagkat sa pagpili niya ng kasamaan, siya'y nagiging alipin ng kasalanan. Kaya mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng mabuting balita. Manatili tayo sa salita ng ating Panginoon. Manatili tayong sumusunod sa Kanya. At sa pagsunod sa Kanya, tayo ay mas nagiging malaya. Amen.